Pangulong Aquino ang sinisisi ni Senate Minority Floor Leader Juan Ponce Enrile sa engkwentro sa Mamasapano. Sa muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado sa madugong engkwentro, sinabi ni Enrile na pinabayaan lang daw ng Pangulo na mamatay ang tropa ng SAF. Pero ayon sa Malacanang, ang SAF lang ang may alam noon ng buong pangyayari. May report si Jamsi Sante. Muling humarap sa Senate Committee on Public Order ang mga personalidad na nasasangkot sa Oppland Exodus kung saan napatay ang teroristang si Marwan, pero ikinasawi naman ng 44 na tauhan ng PNP Special Action Force na sumabak sa operasyon. Ipinalabas ng AFP ang videong ito na kuha noong January 25, 2015. Kuha ng tropa ng Philippine Army na paresponde sa mga miyembro ng SAF na napapasabak sa engkwentro sa MILF at iba pang armadong grupo sa Mamasapano. Makikita ang nadaanan nila ang ilang miyembro ng SAF na naghihintay sa kalsada. Noong mga panahon daw na yun ay binabakbakan na ang kanilang mga kasamahan. The disposition of the 300 plus SAF troops was not known to the AFP. The SAF troops preposition in the highway was a significant force that could have provided immediate reinforcement. As to why they did not do so remains to be a question that has to be answered by Police Director Napeñas. Your Honor, nakita natin sa video, wala ngang 30 yun nando doon sa labas. Iniharap ni Senador Antonio Trillanes IV ang isang sarhento ng Army na kasama sa mga nag-rescue sa 55th SAF. Kwento ni Sergeant Wilmer Haranilla, niyayaya niya ang ibang SAF na tumawid sa ilog upang matuntun ang lokasyon ng binabakbakang SAF, pero ayaw nilang sumama. Bakit hindi sila pumapasok doon para rescuein yung kanilang mga tropa? Kakatakot rin sila, sir, mamamatay doon, sir, kung punta sila doon, sir. Basahin ko dito yung sworn statement ni Staff Sergeant Haranilla. Since you are on the ground, if SAF decided to penetrate and get in the position of 55th SAF, will it be possible? Ang sagot niya, yes, it's possible for us to move in. But I believe that the result would be disastrous and will be pinned down because on our experience, enemies in that area is heavy. Sa gitna ng patuloy na pagsisisihan ng AFP at PNP kung sino ang nagkulang sa nangyari sa Mamasapano, para kay Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile, si Pangulong Noynoy Aquino ang pinakadapat sisihin sa nangyari. Anya'y hinayaan lang ito na mapatay ang mga tropa ng SAF. Makikita daw yun sa tono ng text message ni Pinoy kay Noy suspended PNP Chief Alan Purisima dahil tila interesado lang daw si Pinoy sa kung nakuha ang mga tinatugis na teroristang sina Marwan at Basit Usman. He did not ask the condition of his troops. The text messages... No, he did not. I'll just answer my question. Did President Aquino at that moment show concern for the troops that he sent on a dangerous mission? The text message will speak for itself, Your Honor. Kwenestyon din ni Enrile kung bakit inilihim ni Pinoy ang operasyon mula sa ibang opisyal, liban kina Purisima na nooy suspendido pa, SAF Chief Director Getulio Napeñas at PNP Intelligence Head Chief Superintendent Fernando Mendez. Sinunod din sa operasyon ang time on target kung saan ipapaalam lang sa AFP ang plano kapag nasa lugar na ni Marwan ang SAF. President Aquino intentionally, deliberately, and actually confined and arrogated unto himself and PDG Purisima full knowledge, command and control, and strategic decisions over Oppland Exodus. President Aquino excluded all other, including the members of his cabinet. Kung may nag-compartmentalize, it is the Peñas, not the President. Because it is the plan of PNP, SAF, Your Honor. They are the ones really not eligible. Right? I would like to emphasize, sir, recommendation po namin is time on target yung coordination sa AP. It's not my decision. Idiniin din ni Enrile ang militar dahil sa mabagal doon nilang pag-abot ng tulong sa SAF. Kaya nga po nagkaroon tayo ng reinforcing troops. Yan po ang binigay natin. Yun po yung sinasabi ko, if we are talking about innovation, yun po ang ginawa natin because yun po ang nakikita nating response na kaya nating ibigay. Ngayon po, sabi ko nga, kung nagkaroon ng magandang koordinasyon at magandang papaplano, ang inyo pong armed forces could have given more. Nagtuturuan kayo eh. Eh sasalakayin tayo ng China at ganyan ang gagawin ninyo. Maleleche ang buong Pilipinas, hindi lang kayo.
Pero giit ng militar ang problema, hindi ipinalam sa kanila ni na Peñas ang plano kaya hindi nila alam ang misyon, bilang ng mga tropa at kanilang lokasyon. Kung may koordinasyon daw sa simula pa lamang, mas mabilis daw sana silang nakatugon. Sabi pa ng mga opisyal, hindi malinaw sa mga text ni na Peñas na matindi na ang bakbakang nangyayari. Pinakita pa ng AFP ang litrato ni na Peñas na kuha daw ng hapon ng January 25 na nakangiti noong panahong mainit na ang bakbakan. Iginiit din ng militar na hindi nagbigay si Pinoy ng stand down order o utos na wag munang kumilos. Was there an order to stand down or to withhold support? I did not receive any stand down order from my direct superior, Chief of Staff General Katapang, nor from the President himself, Your Honor. Meron bang pressure na natanggap ang Pangulo o kayo mismo mula sa peace panel officials natin na idahan-dahan ang responde ng tropa ng pamahalaan sa pangamba na lalong malalagay sa peligro ang peace process? Wala. Wala akong ganun. Wala naman po. At Madam Chair, Your Honor, nice ko lang supportahan yung sinabi ni Sec. Bolts na yung buong araw, kung titingnan po natin yung mga text messages, ang larawan na makikita mo is operation is parang yung nasabi nga kanina pa, I think the word was all right or something to that effect. No? Dahil extraction ongoing, AFP supporting. Diba? So kung mababasa mo ito, wala ho yung mga salitang nauubos na kami or napaligiran kami or that sort of thing. No? Hanggang sometime late afternoon. Para kay Senador Juan Ponce Enrile, napatunayan niya sa pagdinig kanina na si Pangulong Noynoy Aquino nga ang dapat sisihin para sa nangyari sa Mama Sapano. Pero kung tatanungin ang chairman ng Public Order Committee na si Senador Grace Poe, wala nang dapat baguhin sa committee report sa kabila ng lumabas na impormasyon dahil sinabi na naman nila noon na si Pinoy nga ang pinakaresponsable para sa nangyari. Ayon sa Malacanang, hindi naman na raw bago ang mga impormasyong lumabas kanina. Kasama si Communication Secretary Sonny Coloma sa mga dumalo sa pagdinig at anya, sapat na raw ang naging diskusyon kung ano ba ang naging partisipasyon ni Pinoy sa Oplan Exodus. Lumalabas din daw na ang PNP Special Action Force lang ang may alam sa nangyari. Ang lumalabas dito, nag-compartmentalize yung SAF, no? Dahil sila lang may buong kaalaman, hindi naman nila pinapamahagi sa iba. Matapos naman ang hearing ay nakipagpulong si Mar Rojas sa ilang kaanak ng SAF 44 na naroon, kaugnay pa rin ng mga benepisyo at iba pang tulong para sa kanila. Meron daw silang ilang karagdagang kahilingan na aaksyon na ng gobyerno. Iginiit ni Rojas na ang mga benepisyo nakasaad sa batas ay naipagkaloob na pero handa naman daw silang tumugon sa ibang mga pangailangan ng mga pamilya. Yung iba naman na pinapaaral ng mga kapatid nila ay makakapagpatuloy sa CHED, no, sa kanilang pag-aaral. So ito yung mga iba't ibang tulong na hindi naman ayon sa reglamento pero pwede naman maitutulong ng pamahalaan kaya itinutulong. Jam si Sante, GMA News.